Alam naman siguro natin ang mga salitang pera na naging bato pa. At siguro din sa buong buhay natin ay naaranas din tayo ng ganito. At hindi nga iba dyan ng mga NBA players, sila din ay nabibiktima ng ganito. At ang pinakabagong biktima nga niyan ay ito si Dennis Schroeder. Pero alam nyo ba, maliit pa nga ang kanyang tinanggihan na pera o kontrata kumpara sa number 1 sa listahan natin. Kaya nga't umpisa na natin ang ating video para malaman ninyo agad. Sa una sa listahan natin ay ito nga si John Amici. Dahil noong taong 1999 nga ay pinangunahan niya ang kanyang team na Orlando Magic sa scoring bilang kanilang sentro. At maganda din talaga ang kanyang nilalaro noon, sapat ito para nga makuha niya ang atensyon ng Los Angeles Lakers noon. At bigyan nga siya ng 17 million na kontrata sa loob ng 6 na taon. Pero tumanggi nga itong si Amici dahil nga daw hindi nga daw siya masyadong makakahawak ng bola doon dahil nandoon si Magic Johnson. Kaya nga ang ginawa niya, nag-sign siya ulit sa Orlando Magic na kanyang team sa isang taong kontrata na halos 600,000 lamang. At sa buong karera niya sa NBA, hindi na nga siya muling na-offeran ng kasing laking offer ng Los Angeles Lakers. Sa ating pangalawang listahan ay ito nga si Joe Smith, ang number 1 overall pick noong taong 1995. At napaka-solid din ng kanyang laro at ng kanyang performance. Kaya nga't na-offeran siya ng kanyang team na Warriors na $80 million na kontrata. Pero tinanggihan niya rin ito. Siguro sa tingin niya daw ay mas malaki pa ang deserve niya. Pero na-trade nga siya papunta sa 76ers. At nang maging free agent nga siya ay 1.75 million na lang ang naging kontrata niya. At sa pangatlo nga natin ay itong si Latrell Sprewell na tumanggi sa kontratang $21 million sa 3 taon. Dahil hindi nga raw yung sapat para mapakain ang kanyang pamilya. At matapos nga siyang mag-inarte at langgihan ng $21 million na kontrata, ay hindi na nga siya muling na-offeran sa NBA na nagpilit nga sa kanya na magretiro na. Sa pang-apat naman natin na biktima ng pera na naging bato pa ay ito nga si Shabazz Muhammad. Dahil matapos ang kanyang solid season para sa Wolves noong taong 2017, inoperan nga siya ng $40 million sa 4 na taon na kontrata. Pero sa tingin niya, mas malaki pa ang makukuha niya sa free agency, kaya't napagdesisyonan niya nga na tanggihan yon. Pero sa huli, ang kontrata nga na kanya lang natanggap dito sa free agency noong taong 2017 ay 1.5 million lamang sa isang taon. At sa panglima nga natin dito sa ating listahan ay si Nerlens Noel na tumanggi sa 70 million na kontrata in 4 years na ibinigay nga ng kanyang team dati na Dallas Mavericks. Dahil sa tingin niya, mas makakakuha nga siya ng mas malaking kontrata sa free agency kagaya ni Shabazz Muhammad. Pero mali nga ang tingin niya sa sarili niya dahil 4 million na lamang ang naging kontrata niya sa sumunod na season. At ang latest biktima naman ay ito ang si Dennis Schroeder na alam kong alam nyo din na tumanggi nga sa $84 million na extension na inoffer ng Los Angeles Lakers dahil gusto niya nga ng mas malaking pera na halos 100 to 120 million sa free agency. Pero kagaya ng iba, bigo nga rin siyang magkuha ang gusto niya. Dahil sa uli, nag-sign siya sa Boston Celtics ng $5.9 million na lamang. At sa huli nga nating player na may pinakamalaking kontratang tinanggihan ay walang iba kundi si Victor Oladipo. Dahil tumanggi nga siya sa contract extension na inoffer ng Pacers na halos $112 million sa 4 na taon lamang. Dahil mas gusto niya nga ng mas malaking pera. At matapos nga siyang tumanggi dyan, sinali nga siya ng Indiana Pacers sa trade ni James Harden na naglipat nga sa kanya sa team ng Houston Rockets. At alam niyo ba, tumanggi muli itong si Oladipo sa kontrata na inoffer ng Houston naman na halos $45 million sa 2 taon. At matapos nga niyan, siya muli ay na-trade papunta naman sa Miami Heat. At ngayon, muli nga siyang injured at walang kasiguraduhan ang kanyang future sa NBA. So ayan nga ang mga ilan sa NBA players na tumanggi sa Grasya at nauwi sa Disgrasya. So maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutan na i-like ang ating video at please mag-subscribe na din sa ating channel para sa ibang mga update natin sa NBA at iba pang video tungkol sa NBA. Maraming salamat muli. Bye!